Hi sir, good morning. Share lang natin yung live natin, sir. Wait lang. Share ko lang. Sharing lang to, sharing lang tayo. Oh, thank you, Sir Brian Socrates. Share done. Thank you very much. Pwede na siguro rin. Tara, start na tayo. Start na tayo mga ma'am sir, marami pa tayong gagawin. Thank you for sharing sir. Ayan. Okay, recap lang tayo. Ito na yung Red Hood kay Sir Mark. Thank you Sir Mark. Ang ganyari. Natay ko lang yung speaker para wala tayong feedback na sa sounds. Lalapit ko lang ito. Medyo mahirap kasi magpinta pag may camera and zoom in ko lang. Wala nga. Set up lang natin yung camera. Hindi ko ma-figure out ito minsan. Ito kaya. Ganito kaya. Tapos maglalagay ako ng X para alam ko na nasa camera pa rin ako. Camera shot pa rin ito. X. Zoom in ko lang. Ayan. Sino ba? Tama ba? Ito. Okay. Tara game. So ito na yung Gladiator Red Hood natin. So we have the head, the belts. Ang gagawin natin ngayon yung mga belt, yung mga leather strap. Gamit natin ito, leather brown from Hero Paints. Tapos ito, hindi pa to ano, hindi to nakapeg. So ibublutok na lang natin yan. Actually pwede natin gawin ngayon para hindi siya gumagalaw. Na sobrang useful nito sa ano, sa mga toys, sa toy custom lalo na blutok. Para hindi gumagalaw yung mga ano, mga custom parts natin. Okay, tapos dito, pwede nating gawing leather brown to. So ito na yung ano, ito na yung front. You have the shin guards red, tapos ito yung sa part ng kanyang armor, then you have the battle damage, you have the wounds. Tapos ito yung likod niya. You have the leather straps. Tapos you have the cape, red cape. May highlight din yan na orange. Tapos you have the Red Hood logo. Ayan, Red Hood logo. Tapos battle damage din. You have the wounds din dito. Ito pa pala, may leather pa pala dito. Siguro, ayan, lahat to pala leather strap to. Ayan. Ito, re-retain ko ng seal ng black to. Tapos, ayan, may leather straps din pala dun. Lahat ng brown gagawin natin ngayon. Tapos ito na yung shield niya. Yan. Mamaya. Ay, teka, may comments pa. Teka lang ah. Panoorin natin. Eh, mag-share lang kayo. Ah, mag-share tuloy. Pwede nyo rin i-share tong live natin. Tapos, thank you very much sa mga nag-share. Jojo A. Sheesh, Red Hood to, no sir? Yes sir, Red Hood. Custom for Sir Mark Lexter Aming. Shout out to my clients. Thank you very much for supporting RC Customs. And, ayun, Ralph Cifra Customs. Thank you very much sa mga sumusubaybay din. And thank you very much for your support. Sa lahat na nag-share, sa lahat na nagko-comment, sa lahat na nag-like, sa lahat na nagre-react. Thank you very much. Ito na yung ating shield. Ito yung likod. Ito, pwede rin itong kulayan eh. Ayan. Mamaya, leather strap tayo dyan. Tapos,
Mamaya lalagyan natin to ng gold. Ito yung gold na gusto ko. Vallejo Metal Color Gold. Yan, ito talaga. Bro Duenio, thank you very much, sir, for sharing. Kasi ito naman yung pinaka gusto kong silver. Vallejo Metal Color Silver 77.724 Plata. Yan. Yan yung mga ginagamit ko. Tapos, for browns, ito yung gusto ko. For leather straps. Yan. Leather brown tsaka earth tan. Ito naman. Ito from Hero Paints. Ito from Armored Komodo. Tapos, ito yung pinaka-favorite ko red. Warm red from Hero Paints. Sa skin tone naman na ginamit ko dyan. Basic skin tone tsaka medium skin tone from Hero Paints. Yan. Tapos, sa orange naman, ito yung favorite ko na orange. Medium orange from Armored Komodo. Tsaka Vallejo Naranja Fuego. Yan. Orange Fire. Okay? Tapos, ito na yung kanyang mace. Yan. You have the mace. Naka-dry brush na rin na orange for highlights. Tapos, ito yung kanyang swords. Siguro sa swords, gagawin natin. Ito, leather. Siguro. Ayaw kasi lagyan to eh. Para hindi tayo magkaroon ng paint chipping. Kasi yan yung ano eh. Yan yung pinapasok dun sa kamay. Siguro okay na tong ganitong style. Ito na lang lalagyan ko ng ano, ng kulay. Ito. Yung blade natin. Ito rin siguro, lagyan natin ng leather strap ba to? Leather ata to eh, no? O tama, ito yung leather. O shorter version ng sword. Hindi ko sure eh. Baka shorter version ng sword. Kung ganun, hindi natin ito pwedeng gawing leather. Okay, sige. Sige, proceed na tayo. Leather brown tayo. Kailangan natin itong mas malaking ano eh, mas malaking brush. Kasi dito tayo mag-paint to sa paa. Yan, kita ba? Ayan, kita naman. Puro leather kasi ito yun. So, mas gagamit tayo ng, ano, ng flat brush na medyo wide para it can hold loads of paint para hindi tayo pabalik-balik dun sa, ano, sa palette natin. So sa first pass, mas maganda kung ano, kung maraming tubig. Ay, hindi naman, saktong tubig lang para ano, para lang mag-flow yung pintura. Yan o. Kasi pag kulang sa tubig naman, hindi naman mag-flow, hindi naman papasok dun sa mga ano, sa mga crevices. Ano ba? Ayan. Okay. Ayan. Tapos after nito, patuyin lang natin saglit. Tapos next layer ulit. So, ang best friend natin dito sa mga gantong klaseng mga customs ay ito. Hair blower. Ayan. Tuyo ka agad yun. Mabilis matuyo kapag ano eh, naka hair blower eh. Good morning sa inyo. Thank you very much. Ito, magano tayo ngayon, mag-customize tayo ngayon ng red hood. Hindi pagising si client, pero pag nakita niya to, actually nakita na ni client to. Nagsisend talaga ako ng mga work in progress. Pwede na ba ko client to? Wala nga. Ito ata, pwede na ko lang. Sige, ito na lang. Sama ko na lang to.
Sama ko na lang yun sa leather strap. So, yan. Yan. Type lang kayo kung meron kayong mga comments. Yan. Good morning. Good morning sa lahat. Ano oras na ba? 9:05. Medyo maaga tayo ngayon. Medyo maaga para marami tayong magawa. Parating na yung merciless natin. Tsaka meron na rin akong medieval spawn. Dumating na rin yung stock ng spray paint. So, marami tayong magagawa talaga. Marami tayong upcoming mga customs. Ano yung mga gusto nyo makita ng mga crossover. Yan, para pwede natin gawin. Yung Batman Punisher, daming may gusto. Grabe. Dami ko nang biniling Dark Detective. Leather straps tayo ngayon. Leather straps. Ayan, tuyo na agad to. Tuyo na agad. So, isa pang coat. Tapos, pwede na tayo mag-dry brush ng mag-dry brush na lead. Ano tawag doon? Medium. Hindi. Ito. Earth tan. Yun, earth tan. Yun yung favorite kong combo eh. Pag sa leather straps. Earth tan. Good morning po, sir. Thank you for this po, sir. Need to learn more techniques. Oh, sir. Ako rin, sir. Ganun din ako. Nag-aaral din ako ng mga techniques. Na-optimize ko na lang talaga to yung sa proseso ko. Dati, zero talaga. Zero din. Zero din knowledge ko sa mga ganito. Tapos, nag-research ako sa YouTube. YouTube lang talaga. YouTube magiging teacher mo dito. Sa mga toy customizations. YouTube. Tapos, after mo manood, ina-apply ko na siya kaagad. Naka-ready na rin yung... Actually, maganda nga ngayon kasi meron na tayong mga accessible na materials eh. Dati wala eh. Walang hero paints, walang armored komodo. Or hindi ko pa sila alam. Pero, at least ngayon, affordable lahat. You can get 30 ml bottles for just $2. Yan. Sabi ni Paolo Atilio, good morning po. Thank you for this poster. Need to learn more techniques. Thank you din, sir. Sabi ni Jesus Pardernal, good day, boss. Good morning, sir. Ito, magtitimpla akong coffee maya-maya eh, kasi kagising ko lang din. Hindi pa ako nagka-ate. Umiinom ba kayo ng coffee? Anong favorite nyo? Coffee. And chill lang, kwentuhan lang. Kahit, yeah, pwede kayo magtanong anything under visual arts like design, also toy collections, yan, pwede. Okay, after siguro, after nito, pwede na tayong dito siguro natin gawin, yung dry brushing ng earth tan. Yan. Dry brush tayo para makita niyo yung effect. Sabi ni Monsuerto, ano pong gamit yung skin tone? Ito pong gamit kong skin tone, medium skin tone and basic skin tone from Hero Paints. Yan. Dry brushing using earth tan. Yung favorite ko tong earth tan. So, brush natin na gamit ito. Flat brush. Medyo manipis lang.
Okay, dito natin gagamitin yan sa mga straps. Okay, sa straps. Okay, let's do it. Medyo may paint pa. Yung para magkaroon ng ano, ng highlights yung straps niya. Gamit tayo nito. Dry brushing technique yung ginagawa natin dito para magkaroon din ng texture. Ayan. Yung kanina flat black, ay flat brown lang siya. Ayan. Sabi ni Monsueto, minimix niyo po ba surfer washes? Yes, sir. Oh, yes, sir. Nag-mix din talaga ako ng ano, ng iba't ibang paint. Also, I mix it with water para ma-apply siya as washes. Ay, sorry. Natatakpan pala. Ayan. Yan o, leather. Para siyang ano eh. Parang worn out leather. Natutuwa ako sa combination nitong dalawang to. Leather brown at saka earth tan. Yan o. Para siyang worn out leather. Yan. Tutuyin lang natin saglit ah. Para sa mixture ng ano, ng washes, ang ratio ko dyan around 85% water or 90 mga 85% to 90% water tapos 10% lang yung paint sa ano pa ba sa ano naman kapag magbe base coat naman kuwari ginawa natin dito for base coat ang tubig ko dito parang siguro 50. Hindi, parang around 30% 'yun. Para lang mag-seep in dun sa mga recesses, sa mga malalalim na parts. Pero after nito, yung second coat ko dito, mas ano na, mas potent na yung pintura. Tulad nito, apply na natin. Ayan, wala na tong tubig halos eh. Ayan. Ang natirang tubig na lang dito yung brush, sa brush. Ayan. Nakatulong din na minsan may moisture yung brush natin yan para napapahid natin dito sa ano sa straps or sa surface. Yan. Yung mga natira lang just to give it more texture. Yan. Excited na ako sa ano natin, sa output natin dito. Okay. After nito. Okay, after nito pwede tayong mag-dry brush ulit ng tawag din earth tan dito para lumabas na ulit yung texture niya. Ay, yung ano yung tama, texture tsaka mas meron tayong merong highlighting leather. Dahan-dahan lang sa pagda-dry brush. So, lahat ng nakaangat na areas, yan, tatamaan niya. Yan. Yan, para siyang worn out. Yan. So, yun. Gusto ko talaga yung look na ganito, yung weathering. Yan. Tapos, dito rin sa kabila. Okay.
pwede yung movement ng brushes nyo against the grain. So, kung pa-zigzag to, pa-cross, yan. Pwede yung pa-perpendicular. Pwede rin along the grain para magkaroon ng mounting shade naman yung surface or yung strap. Yan. Okay. Yan, meron tayong ano, straps. Okay. Yan lang yung mixture, yan lang ano, yan lang yung ginagawa ko for brown leather. That's it. Tapos dito sa part na to. Ayan, meron pa rin tayong gagawin dito sa mga belt. Ayan, pwede pa rin tayong gumawa ng ayan, konting ay. Kailangan ko ng dry na brush eh. Kailangan. Ito akong dry na brush. Ito. Siraan na. Ito kaya. Okay. Dito sa ating belt area. Wash lang natin. Ay, dry brush lang. Ayan. Pag natuyo yung mga paints, parang ano siya eh, mas ina-absorb pa nung, ano, nung paint underneath. So, nagda-darken pa siya. Okay. Kunti-kunti na lang. Tatapos na tayo dito actually. Kunti na lang ito. Kunti na lang ito. Tatapos na tayo dito. Sabi ni Jerome Vincent Chin, ganda na effect ng highlight na faded. Mas detailed tingnan ko. Question. After painting, may ina-apply po ba kayo na to make the paint stay longer? Yes, sir. Ano? Boss me. Flat coat. Or clear coat. Yan. Minsan yung clear coat, ginagamit ko rin siya for primer. Pero after nito, isprayin ko to na ano na clear coat. Yan, para ma-seal in lahat ng paint job na ginawa natin. Yan. So meron pa pala tayong leather strap. Kalimutan ko na. Dito, parang leather lahat 'to eh. Pero sige, next na yun. Dito na lang tayo sa ano. Detailing muna tayo. Sige, para makita natin. Okay, detail work na tayo. Detail work. Gold na tayo, gold. Okay. Sir, how do you do chest hairs or arm hairs? Pwede pa sample. Usually, ang ginagawa ko dyan, kasi syempre, mas maliliit na tong ano, maliliit na tong one, anong scale ba to? 1:12 scale.
hindi ko na siya nilalagyan ng mga hair. Pero pag sa ano, kunwari sa chin, 'di ba, meron kang beard, ginagamit ko ito, wash ng leather brown para magkaroon lang konting stubble, konting-konti lang yung ginagawa ko sa mga Batman. Pero for now, wala pa akong madedemo ngayon, sir eh. Sir Paolo Atilio, wala pa, sir. Detailing muna tayo ng ano, ng straps. So, ang gamit natin ito, Vallejo Metal Color Acrylic Gold. Try natin dito. Okay, lahat ng rivets gagawin natin gold. Ang gamit ko rito, super fine na Wei Zhuang brush from Arts Moto. Yeah. So, ganun siya. Ganun mag, ano. Actually, last na talaga to eh. Pag nag-detail work ka na, malapit ka na matapos. Yan, pag ganyan. So, yan yung lahat ng gold na gagawin natin. Actually, kahit nga lahat dito sa ano. Dito sa armor niya, pwede. Lumampas ba ako? Okay. Ayun. Kung lumampas ako kanina. So, meron ako laging ano dito, rugs na medyo basa. Para kapag lumampas, pwede ko agad punasan. Ayan. Detail work na to. So, malapit na tayo matapos dito. Ayan, lahat ng rivets gold tayo. Yan. Okay. Ah, ito pa pala. Gold din pala ito. Nasa taas. Ito. Ito kaya. Yung mga lines. Pwede kaya yun. Na lang. Ngayon, pag nag-detail work ako, hindi ako humihinga para hinahold ko yung breath ko para ano, medyo steady talaga yung kamay natin. Para meron tayong brush control. Ano pa ba? Ito, gold din ito eh. Dito sa helmet, pwede ito. Ito, gold. Ano pa ba? Dito. Okay. Pwede siguro dito. Kita ba? Di nakita. Okay. Yung eyes, gagawin ko nga palang gold to. Teka.
nakakatanggalin natin. Hirap eh. Natanggalin ko ah. Gawin natin gold yung mata. Okay. Request yan ni, ano, ni client. Okay. Okay, try natin. Ang gamit kong brush yung super fine. Okay. Let's do the eyes. Di ako humihinga, grabe. Okay. Rino Mel 16. Hello, sir. Ito, paint tayo ng ano. Gladiator na Red Hood. So, paint tayo dito. Kasi siguro ito, detail work na to, matutapos na tayo eh. Ito kaya. Pwede kaya itong gold. Okay. I think done na tayo dito sa head. Siguro, ito na lang, gusto nyo yung, ano, yung, ah, sige, leather strap sa likod. Tapusin natin itong head. Ayan, may leather strap kasi dito eh. O kaya, white pala muna para doon sa buhok niya. Ito gamit tayo ng ano ng primer white para doon sa buhok niya. Okay. Ay, sira na pala ito. Saan tayo ngayon here? Okay. Kahit wash muna. Dito. Meron ba kayong mga questions about anything under visual arts para masagot natin yan. Hindi ako makapaglagay ng music. Baka nag-feedback kasi yung sound eh. Lapit lang ng speaker dito sa ano, sa phone.
kay white hair for Red Hood dito sa likod. Okay. Tapos may leather strap pa pala to. Ito leather strap. Hindi, leather strap. Oh, sige, gawin na natin leather strap yan. Ito may leather brown pa dito. Tapos, ito, first time, para ma-driver siya natin yung konti lang, hindi naman kailangan marami. Sabi ni Benj C, Sir, ano po magandang tatak ng paint ng pang-figure? Salamat po. Ang gamit kong paints ngayon, dalawang brand, Hero Paints at saka, actually tatlo, Hero Paints Armored Komodo, yan, Hero Paints Armored Komodo at saka ito, Vallejo. Yan, sir. Yan yung mga ginagamit kong mga pintura. Lahat water-based yan, sir. Water-based acrylics. Okay, I think. Gusto nyo ba makita itong ano? Yung gold detailing ng shield natin? Nagalagay tayo dito ng gold. Gusto nyo ba yun? Type G, type G. Okay, tara, G. Okay, sabi ni Sir Rina Mel. She. Okay. TY, sir. Follower niyo po ako. Thank you, thank you. Okay, let's do it. Sige, patuloyin ko lang to. The game, let's do it. Para mabilis tayo. Okay, so shield naman tayo. Okay. Gamit tayo ng gold. Ang favorite gold ko, Vallejo Metal Color na gold. Yan. Okay, G daw. Tara, shake muna natin ito. Okay. Gold detailing na tayo sa dito sa ano, sa shield, okay? Dito. Yung mga nakaangat na areas. So usually pag ganito, ini-slant ko yung object, tapos ang dumadap list dito sa part, yung edge ng brush. Yan o. Hindi lang humihinga kasi medyo ano to eh. Medyo fine detailing na talaga to. Yan.
Ganda ng mga sculpt ng mga laruan ngayon, grabe. Kaya parang ano ko talaga, ang gusto kong gawin talaga rito, perfect. Ano talaga siya? Perfect canvas talaga to for artworks. Yung mga toys. Yan. Okay na. Tapos na tayo. Patuloy lang natin saglit. Tapos mag-isang quote pa tayo dito. Dito pa siguro. Okay, done. Ayos. Ano pa ba? Dito sa maze. Meron pa ba tayong magagawa dito sa maze? Gold siguro dito, no? Okay, tapos dito, isang gold siguro dito na ano, nasa circular na part to. Yan, pag mga ganitong parts, pwede nyo iikot yung ano, iikot yung maze habang pinipintahan nyo. Yan. Okay. Dito rin siguro. Sa taas. Anong gold yan, bro, Ralph? Ito, sir. Vallejo Metal Color Gold. Yan. Ganda niyan, sir. Panalo yan. Pwede nyo rin ipatang yung pinky nyo sa mga parts para meron, para mas added yung stability nyo pagpipinta. Yeah, okay na siguro to. I think we're done here. Yan. Meron pa ba? Ito, hindi ko alam kung ano pang gagawin ko rito eh. Kasi hindi pa siya... Siguro itong... Ah, okay. Ito na lang. Itong part na lang to ng sheath. Try natin ito. Yan, yan na lang. Kasi yung blade, ibang kulay yan. Hindi ko alam kung ano pang color na apply natin. Maybe red? Hindi, ang dami na kasing red eh. Siguro doon na lang, doon sa mga edges na to, baka pwede natin gawa ng red. Ano? Thank you sa mga viewers. Thank you very much. Actually, pwede tayo mag-panelining ng red dito. Sige, game. Panelining. Panelining tayo. G ba? G sa panelining dito. Medyo mahirap yun ah. Yun, panel lines.
Si Rino Mel. Thank you, sir. Sige, sige. Try natin isa-isa. Sa isang side. Kaso pag sinimula natin yung gagawin na natin sa lahat yun. Pati dito sa ano alternate. Alternate swords niya. Nag-breakfast na ba kayo? Kumain na ba kayo? Hindi pa ako nagkakape. Oh, G daw, G. Sige, panel lining. Tapos, I think we're done after that. Okay, sige, sa swords tayo. Panel line sa swords. Okay, sige. Teka, prepare ko lang yung brush ko. Kuha akong bago. Kasi medyo worn out na to eh. Okay, ito bago. Paano lang tayo ng red? Okay. Gamitin natin to red. Tara, start na agad. Gamit tayo ng mas matubig na red. Okay, add tayo ng water. Siguro 50-50 ito. Tapos, try natin hawakan na maigi. Kagising ko lang bro, katabi ko si Yolo Park Bumblebee sa pagtulog. Ah, thank you. Thank you. Grabe yung photography ni Sir Rino Mel. Sobrang solid. Ang ganda. Labas lahat ng texture. Tapos yung mata umiilaw pa. Lupit. Medyo mahirap to ah. Kailangan ko ng patungan. Ganto kaya. Ayan. Teka lang ah. Ayan. Hindi ako umihinga mga ma'am sir. Mga kadulog. Sabi ni Nasho, ano pong brushes gamit nyo? Gamit ko ngayon ay 00000, 50 na Weizhuang brush. Makikita mo to sa ano sir, Arts mo to, Shopee page. And shout out to Arts mo to. Dami ko na nabiling brushes din sa inyo. Super affordable kasi. Gabi. Apat na ganito, apat na orange. So, favorite ko din to. Apat na sa set, meron kang apat na orange brushes. Kaya gusto ko to kasi pwede ka mag-vary ng line weight gamit to. Stick to, sir. Round brush with fine tip. Mga ba to? Parang mga 25 or 30 pesos lang. Apat na. Boss, may sword ka ni Cloud. Wala, sir. Sabi ni Kael Valencia, sir, magano magpa-repaint ng figure sa inyo? Usually, sir, yung isang ganito, $150. Tapos yung range ng work ko $150 to $450, sir. Sa battle damage, teka lang ah. Wait lang, sir. I-ano ko lang to ah. I-panel line ko lang to, sir. Hindi ako humihinga. Yung gamit nyo po na ink, pwede rin po sa shoes. Anong ink yun? Iba yung ano, iba yung pang sapato, sir. Tawag doon ay flex it. Yung mga pintura natin, flex it na paints. Yung lumampas.
Yan. Napagpanilay na tayo kahit papano. So yun, end live muna tayo ngayon. Papakita ko lang din sa inyo yung nagawa ko. Nagawa natin sa live, okay? So we have, ang ginawa natin kanina yung, teka, zoom out konti ah. Ginawa natin kanina yung straps. Ito, ito yung ginawa natin. Tapos, makagawa din tayo ng gold na detailing. Yan, you have the rivets. And ito mamaya, i-gold din natin yan. Tapos ito rin. You have the straps, tapos dry brushing ng earth tan. Dito rin, nagawa rin natin yung earth tan dito na dry brush. And then, ito. Ito, dalawang strap. Dito sa dalawang set of straps dito sa kanyang paa. And ayun, yung buhok magawa rin natin. Tapos ito, yung shield. Napag-detail din tayo ng shield. Napag-detail tayo ng mace. And napag-apply tayo ng gold dito sa mga sheath or handle. Or ano ba tawag dyan? Ano ba tawag dyan? Nakalimutan ko may tawag dyan. Hilt? Is it hilt? Yan. Hilt ng sword. Tapos dito naman sa mga swords. Nakapag, ito yung panel lining na ginawa natin. You have the red panel lining. Okay? Para lang hindi siya ano, hindi siya, para lang hindi siya super monochromatic na silver lang. Okay? So yun yung gagawin natin sa swords. Offline ko na yung gagawin. Kailangan ko muna mag-coffee. Sabi ni Bong Hernandez, na-experience ko Hero Paints cracks mga after 2 weeks. Ah, talaga, sir? Saan mo in-apply, sir? Sa, kasi meron silang special paints for leather. Ang pangalan nun, Hero Flex It Paints. Pero sa akin, hindi ko naman na-experience yan dito, sir. Pag sa ano, pag sa mga soft, kahit sa mga soft plastic na ganito, hindi naman siya nagka-crack. Kailangan lang ng primer. Ah, sa toy. So is it soft? Is it soft plastic? Airbrushed? No. Baka ano, sir? Try nyo yung different na ano na combination ng ano bang tawag dun? Para ma-dilute yung ano yung paint. May tawag dun eh. Improver or reducer. Ito. Ayan. Ito kasi yung ginagamit ko for airbrush, flow improver tsaka airbrush reducer. Ayan. Ayun, tama. Thinner tsaka ano, reducer. Ang combination nito, ito sinulat ko ng dito kasi nandito din ako dito eh. Recommended ratio, 30% airbrush reducer, 10% flow improver, 60% paint. Try mo, sir, kung ano. Try mo, sir, dagdagan pa ng isa pang layer of, so, we have the primer, tapos airbrush, tapos try mo, sir, top coat, and then, isa pang layer ng paint, and then top coat ulit. Baka gumana yun. Hindi ko sure, sir, pero kailangan ng ano, kailangan din i-test lahat talaga. Marami na rin akong na-crack na paint. Pero dito sa Hero Paints tsaka sa Armored Komodo, wala nang problema. Wala akong experience na ganun. Pero, yun sir, kung meron kang ganun problem, maganda yan i-address kasi at least, di ba, meron tayong mga ganun klaseng scenarios na pwede natin rin i-solve by using different na methods. Trial and error talaga. Wala naman kasi kasiguraduhan na masosolve siya. Pero at least, naghahanap tayo ng way kung paano malilesen yung ano. Paano malilesen yung mga ganong klaseng scenario. Bong Hernandez, medyo tinabi ko muna siya and went back to Armored Komodo. Oo, sir. Yes, sir. Ako,
ako rin talaga meron akong mga paints na gusto talaga from Hero Paints and yan, Armored Komodo. Ito mga favorite ko to. You have the skin tones, you have the warm red from Hero. Tapos gustong gusto ko sa leather straps ito. Both combination ng dalawa. Leather brown tsaka earth tan. Yan. So yun, that's it. Salamat sa lahat ng mga nanood. And ito, tatapusin na natin to today. So mamaya, mag-upload na ako ng mga photos nito. Okay? So yun, thank you very much for watching. And ay, teka, mayroon sinabi si John Mark Constantia. Pwede ba yan sa diecast na car? Actually, I think yes. Kasi pwede mong applyan ng primer yung diecast. Tapos, pwede mong pahira ng paint after that. And then after that, top coat. Sa susunod na projects, siguro, magta-try ako ng diecast na, ano, diecast model na kotse. Tapos, pwede natin siya pinturahan. Maglagay tayo ng mga decal type paint of paint execution. So, yun. Magtitimpla muna ng kape kasi hindi pa ako nag-uminom ng kape. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.